Apo ng isang dating gobernador patay sa Palmaril sa Cotabato City. Mahigit 20 naman ang arestado sa Cavite dahil sa illegal na droga. Ang mga balitang probinsya hatid ni Athena Imperial. Inabot ng 6 na oras ang isinagawang anti-drug operation ng mga otoridad sa iba't ibang lugar sa General Trias, Cavite kahapon. 26 ang naaresto. Karamihan sangkot umano sa pagbebenta at paggamit ng droga. Habang 3 naman ang nahulihan ng mga baril at bala. Isa sa mga nahuli na sugatan pa sa ulo matapos umakyat sa bubong para tumakas. Ang isa namang ito aminadong drug den ang kanyang bahay. Kapalit ng mga prutas na siyang nagsisilbing bayad ng kanyang mga parokyano. Isang negosyante naman ang natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay sa Bombon, Camarines Sur. Ayon sa mga pulis, posibleng kakilala ng biktimang si Nicanor Ipo Sr. ang mga salarin dahil wala raw bakas ng forced entry. May mga bote rin ang alak sa mesa kung saan binaril ang biktima. Ang gulong pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa pamamaslang. Nakapagbenta raw kasi ang biktima ng truck bago ang krimen. Patay rin sa pamamaril ang isang babaeng negosyante sa Cotabato City. Sa tapat ng kanyang bahay, binaril ang biktimang si Amalia Gutierrez. Base sa police report, kabababa lang ng sasakyan ni Gutierrez nang bigla na lang barilin ang hindi pa nakikilalang salarin. Matapos ang pamamaril, kinuha pa raw ang bag ng biktima sa katumakas. Apo ng dating gobernador si Gutierrez at kilalang may-ari ng ilang malalaking lupain sa lugar. Patuloy ang ginagawang investigasyon kaugnay ng pananambang. Athena Imperial, GMA News.